Ano nga ba ibig sabihin ng art? Ewan din. Ang dami na masyadong definisyon. Basta ang alam natin, ito yun. At ito. 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 Do not go gentle into that good night. Old age should burn and rave at close of day. Rage, rage against the dying of the light. At ito. At ito. At ito. At ito. At ito. Basta maganda. O pwede rin hindi maganda. Basta mapapaisip ka. Basta may pinaparamdam sa'yo. Basta may pinapahiwatig. Basta may sinasabi. O pwede rin walang sinasabi. Malabo ba? Maiksi ang buhay eh. Eh basta mukhang ganito, at ito, at ito, at ito, at ito, at ito, at ito. Ito, pwede ba itong maging art? Ito, art ba ito? Ito, national artist na ba ito? Handang-handa pa rin tayo. Pumuna, pumuri. At lumaban sa mga intriga. Okay, sabihin na natin, kahit sa medyo nakakatawang paraan, eh, art ito. Ang dami ng masyadong art sa mundo. Marami na ring artist at yung mga nag-artist-artisan. Hindi na mabilang. Ang dami pang parating. Pero teka, mapunta nga tayo sa tema ngayon. Paano ba mababago ng sining ang lipunan? Sandali ah, ang bigat ng tanong eh. Ang bibigat ng mga salita, simbigat ng lyrics ng kantang ito. Ano yung tanong ulit? How does art change society? Himayin natin. Sining, ekspresyon ng anumang maganda, akit-akit at may kahalagahang higit sa karaniwan alinsunod sa mga prinsipyong estetiko. Lipunan, malaking pangkat ng mga tao na may karaniwang set ng pag-uugali, ideya at salaubin. Sakit sa ulo, no? Kailangan ko na yata nito. Pero, sabi ng makatang si Ezra Pound, no poem has ever stopped a tank. O nga naman, walang tulang nakapagpigil sa tangke. Walang nobelang pumigil sa lipad ng mga bala sa kasaysayan. Walang pelikulang pumigil sa pagkagutom ng milyong-milyong mga bata. Walang kantang nagpabagsak sa isang mapang-aping diktadurya. So, tanungin natin, bakit kanta pa rin ang kanta si Noel Cabangon? Sa paglipas ng panahon, bakit kailangan din umisan? Bakit ba yung mga nagpa-performance art pa rin sa mga rally? Bakit may mga tumutula pa rin tungkol sa pagdarahop ng taong bayan? Bakit sulat pa rin ang sulat ng nobela si F. Chunilo C. kahit 86 years old na siya? Bakit ba may gawa pa rin ng gawa ng mga indie films kahit halos sila-sila lang ang nakakanood? Quiet on the set! This is a film! Action! Pelikula, baka pwede pa. Sinasabi nila ang pelikulang Battle of Algiers ni Gil de Pontecorvo ay pinapanood daw ng Pentagon sa mga military experts. Tinawag itong training film for urban guerrillas na pinanood din daw ng mga Black Panthers sa Amerika at nung Irish Republican Army noong 1960s. Siguro, walang silbi ang art. Pero maraming tao ang nagpapakamatay para sa art. May punto siguro sila. Sinabi nun ni Che Guevara na tanging dulo lang ng baril ang pwedeng magdulot ng pagbabago sa lipunan. Pero para sa mga bata ngayon, si Che Guevara ay isang bigotilyong mukha na lamang sa t-shirt o kaya lead singer ng Rage Against the Machine. I like to... Tanungin nga natin,
Meron bang isang piraso ng malikhaing gawa na bumago sa takbo ng mundo? Sinasabi nila na si Mark Chapman ang bumaril kay John Lennon noong 1980 ay nabaliw sa isang nobela ni J.D. Salinger, Ang Catcher in the Rye. Malaking figura sa pop culture si John Lennon. At sinasabing binago ng Beatles ang takbo ng popular na musika habang buhay. Pero kung dati may Beatles para magsilbing gabay sa paghabi ng magagandang himig, paano ba tayo humantong sa mga bangungot na gaya nito? Napigilan ba ng mga kanta ni Bob Dylan ng Vietnam War? Hindi. Dalawa sa mga pinakakilalang revolusyonaryo sa kasaysayan ay makata. Si Mao Tse-tung at si Ho Chi Minh. Pero sa tingin nyo ba, mga tula ba ni Mao ang nagtayo ng pulang bandila sa China? Mga maririkit na tuludtod ba ni Uncle Ho ang nagpabagsak sa makapangyariang kaharian ng mga Pranses at Amerika? Ang tanong, palulutangin ka ba ng sining? May sining nga na nilikha para sa taong bayan, para sa mga manggagawa, para lumaya ang mga inaapi at nasasadlak sa dusa. Pero tingin mo, nagbabasa ba sila ng mga tula nila Rizal, Amado Hernandez at Eman Lacaba? Nanunood ba sila ng mga pelikula ni Broca? May relasyon ba kayong dalawa? Mag-bisyan pa ngayon. Sagutin mo ko! Ano ba sa panagay niyo? Isang sagot lang ang kailangan ko. Oo o hindi? Oo. Nag-aaklas ba sila tuwing nadidinig ang mga kanta ni Gary Granada? Mga awitin ba ng patatag at inanglaya ang kinakanta nila sa bidyoke? Sino ba ang tinitingala nila para ihango sila sa dusa? Hindi ang mga ito, kundi ito. Yung muna kayo ng pampabuenas. O, 1,000 ha? Bakit ganun? Pag sinabi nating lipunan, hindi naman sila, di ba? Kundi sila. Kasi nga ganun na sining. Ganun na art. Art yan, tol! Ayun o, chabit o. Yan ang art. Pero teka, masyado naman nating binabasag ang art. Insight into the human condition. Ito ang sinasabi nilang isang silbi ng sining. Baka nga. Ano nga ba ang human condition? Ito ba ang mga masalimuot na mga eksistensyal na tanong tungkol sa ating buhay dito sa mundong ibabaw? Sa pagpapayaman at pagdadakila ng ating kalikasan bilang mga tao. Bigat, no? Nako, paracetamol nga ulit. Sana may sining na pipigil sa mga baha. Sana may sining na magpapakain sa kanila tuwing tatamaan ng dilubyo. Sana may sining na magpapatuyo sa mga paa nila para hindi magkaalipunga. Sana may sining na magpapagaling sa mga batang tinatamaan ng dengue at leptospirosis tuwing tatamaan tayo ng kalamidad. Sana may sining na pipigil sa karahasang dulot ng climate change. Pero teka, bumabad pala ako sa baha. Bago ko problemahin yung mga punyetang human condition na yan, poproblemahin ko muna ang alipunga. Yuck! Hindi tula ang kailangan ko, kung hindi trosid para goodbye fungi.